lang mga idol kasi yung gamit nilang pampider pala, pampiper glass. Alright mga idol, magandang araw sa inyo, no? Alright, naririnig nyo ba? Maingay na naman yung pipe natin, so ibig sabihin open specs na naman yung gamit natin, ano? So ngayon bali sinoli ko na kasi yung standard pipe, sinoli ko na sa tropa, no? Kaya nagpalit na ulit kami, so open specs na naman tong gamit natin. Ngayon pupunta tayo sa, maghahanap tayo ng shop na magre-refiber nito kasi parang hindi na maganda yung tunog niya. Parang ano na siya. Tunog lata na. Hindi na ganong kalutong ang tunog niya, no? So baka kamaya ubos na yung ano nito, fiber. Baka palitin na yung fiber na. So kailangan na nating magpalit. Tignan natin kung magbabago ang tunog o ganun pa rin ba. So tignan na lang natin. So ganyan yung tunog niya nang hindi pa siya naka-refiber, no? So ayun yung tunog nang hindi pa naka-refiber. So tignan natin mamaya, compare natin yung naka-reviver na at saka netong hindi pa. Alright. Miguel Dos. Ayun, nakikita nyo ba? Mga tambucho. Ayan. So, dito raw meron. Nung natin kung kaano. Papa-refiber? Refiber. Pa? 350? Yung ano natin, canister, ubos na yung fiber. Baka binawasan talaga, no? Wala na.
silang makita sa loob. Oh, wala na talaga. Wala nga mga idol. Ito lang yung fiber na nakalagay. Tinanggalan na mismo sa loob. Itong mula rito hanggang dito, wala na. Sa bungad lang meron. Kaya pala pangit yung tunog, malakapak tsaka maingay masyado. So ngayon, pagka nilagyan na natin, iwan ko lang kung anong magiging ano, tunog. Okay, ito lang yung natanggal natin na fiber, mismo sa ano lang eh. Yun lang sa may nguso lang. So ngayon, ayan, pupunuin na natin. Ay, yung fiber ng pang ano yata yun, pang fiberglass. Yun lang mga idol, kasi yung gamit nilang pang fiber pala, pang fiberglass. Kasi sumubok na ako nito dati sa SGM Pro. Hindi ganun kalutong, pero wala, no choice, nandito na tayo. Sa ano, sa tahimik na lugar, i-sound test na lang natin ulit.
idol, nandito na tayo, medyo tahimik na lugar. So ayun, medyo di talaga ako hindi ako nasiyahan. Sayang yung 350. Wala, parang na ano ako na mental block ako nung dapat pala, di ko na tinuloy. Binayaran ko na lang ng labor dun sa pagbaklas. Pero alam ko na talaga ang magiging resulta ng tunog na ito, kasi yung dati kong tambucho, kasi nagpa-fiber kasi ako mga idol, nagpa-fiber ako ng mga basag-basag na plastic. Nagpa-fiber kasi ako. Ganun ang fiber na gamit, ganung fiber mat ang ginagamit. Pang-fiber glass 'yon. Tapos may ano ako dati, may HGM ako dati, ni-refiber ko ng ganong fiber. Ayun, nawalan nga ng tunog, ang pangit ng tunog, talagang akala mo ano, bungol. Bungol yung tunog. Kaya yun, nangyari ngayon, hindi mo maramdaman yung galit ng makina mo, kasi nga, di mo ramdam yung punit eh. Kaya yun, ang inang yan, medyo nakaka-disappoint ang nangyari. Kaya lang, wala, nabaklas na eh. Hindi ko na naisip na pigilan, kasi parang sabi ko, wala na, hindi na eh. Pasubo na tayo, so gamitin na lang muna natin ang gamitin to. Mahal pa naman dito ng refiber. 350, samantalang sa Manila, ewan ko lang ngayon magkano na, kasi sa Manila 100 lang yan eh. 100 lang pa-refiber na dun sa, nakailang pa-refiber na ako dati sa mga class A na ano, class A na tambucho. 100 lang pa-refiber. Dito sa kung alin pa yung probinsya, yung pa yung mahal magpa-refiber, sablay pa yung fiber na inagabit. Ganun talaga, charge experience. Kaya ayun, ano ko na lang sa inyo mga idol, kung magpa-refiber kayo, payo ko na lang sa inyo, check nyo munang maigi yung ano, check nyo muna maigi yung fiber, tanong nyo muna kung anong klase, anong fiber ang gagamitin. Baka kasi ang gamiting fiber kamukha nun sa akin, di ko rin kasi talaga iniisip na ganong fiber ang gagamitin, kaya pinatbaklas ko na. So ganun, lesson learned na lang yan mga idol. So bago kayo magpa-refiber, check nyo muna yung fiber na gagamitin. Kung gagamitin nila yung fiber na pang fiberglass, wag na wag kayong papayag. Magkano lang yung kilo nun mga idol? 100 lang isang kilo nun. Sisingilin ka ng 350. Ako wala naman akong magawa kasi ando na eh, nabaklas na eh. Hindi ko naman alam na yung palang gagamitin eh. Diba? Okay. Wala, ganun talaga. Kasalanan ko rin naman, di ako nagtanong. So ayun na lang, lesson learned na lang sa inyo. At least aware na kayo na may iba palang muffler shop na gumagamit ng pang fiber ng tambucho na fiber mat ang ginagamit. Fiber mat kasi yun mga idol, hindi yun pang ano eh, hindi pang tambucho yung fiber na yun, pang fiberglass ng mga plastic yun, mga pambangka, yun ang ginagamit na fiber. Makapal kasi yun, matigas. Hindi ka mukha nung ano na pino, yung pang tambucho talaga. So Colin Fortuno from Davao City. Shout out to Red.
Pal Mensitor, shout out to Dub Noodles, R150 All-Star Nation, Tagum City Chapter, Andy Trip, Richie Saavedra and Saavedra Family from Maasin City, Wilmar Sikat, Mark Jemuel Razon, Rich Matroblog, Miguel Charmento, Mo Dukes, Janmar Plaza, Gerald Esteban, Jeremy Barcena, Luffy Dragon,